sa Kumu na topic, since ikaw nga ang isa sa pinaka ano dito, kumbaga Mainit. Sikat, o mainit at talagang sinusuportahan dito sa Kumu. Paano nabago ng Kumu yung life mo? Kumbaga hindi lang dun sa mga ano eh, sa mga gifts or sa material things. Paano, kumbaga anong naiambag ng Kumu sa life mo? Ganun. Ganda ng mga question ni Char, no? Pang ano? Okay, pang Jory. Siyempre yun niya, nakakapag-explore ng bagong ano, mga bagong bagay-bagay sa ano sa life, 'di ba? Like mas nailalabas ko yung talent ko eh, kahit wala naman talent, Char. Sumasayaw ka dito? Minsan ganyan, 'di ba? Tapos may kumakapal na rin yung mukha. Joke lang. Gumagaling ako mambudol. Pero I mean, alam mo yun, parang hindi na ako yung parang hiya gumalaw, 'di ba? Parang nakikita nila din kung ano yung totoong ako, ganyan, kahit ang dami-dami. Dami-daming panjudge na yung ginawa sa akin. Diba? So, yun, parang nagiging totoo ako sa stream. Ayan, so, yun yung maganda din. Kasi live nilang nakikita kung ano yung totoo ako. At saka kung paano ko magre-react sa mga tanong nila, ganun. Oh. At saka okay din yun eh. Kasi kunyari, tahimik ka talaga as a person, tapos pumasok ka dito sa Kumu. Parang bagong skill din kasi yan eh, na parang nakikipag-usap ka. Yung hosting nga, di ba? Yes. Di ba hindi naman ako gaano before, nung bago ako mag-mix VJ, di talaga ako gaano din madaldal ako, pero hindi ko alam kung ano mga dapat kong sabihin. Tapos nung nag-mix ako, sobrang laking ambag nga sa buhay ko kasi alam ko na kung paano ako magre-react pag may nagsabi ng ganito, anong sasabihin ko. Kaya na-i-apply ko naman dito sa Kumu at nakakatuwa na salamat, Jorica. Ako, alam mo, nakita ko kay Gemma nung nag-Kumu siya, parang mas ano siya, parang siyang nakalabas sa shell niya. Parang mas naging open siya. Siyempre, wala ka nang maitatago nung, kumbaga, ang hirap na ako magpanggap ng 1 hour na nagla-live ka at nakatutok lang sa isa. Kasi dami nang nanonood sa kanya, feeling ko, ang natulong sa kanya ng Kumu, mas lumakas yung loob niya na humarap sa mga tao. Parang nawala na yung barrier na, putik, dito nga, nanonood sa akin, 5,000, 10,000. So parang, di ba, wala ka naman choice kundi mag-perform, saka parang na-boost talaga lalo yung self-confidence niya dito. Kasi dati, pag gine-guess namin yan, para ang mga sagutan niya ni Gemma, oo, hindi lang. Hindi mo na siya mapapag-explain. Oo, ganun. Yung parang talagang, hindi mo talaga siya mapagsalita. Pero, nung siyempre, may time sa solo lang siya mag-live, papanoorin mo. At least, marunong na siyang chikahan, makipag-usap, tapos yung pagkanta-kanta niya dito, di ba? So, feeling ko sa lahat naman sa atin yung talaga ang naitulong ni Kumu, yung talagang mailabas yung inner talent mo o yung personality mo talaga na ikaw. Feeling ko dito naman nakita ng mga fans talaga yung, syempre iba naman yung personality, pag volleyball ka lang, nalaro ka lang ng laro, hira ka lang ma-interview kung sobrang saglit lang. At least dito, outside the volleyball world, di ba? Mas nakilala yung mga totoong personality ng mga streamers at mga tao dito. Tsaka sa pag nag-volleyball ka, hinuhusgahan ka lang base sa mga hampas mo ng bola, at kung paano ka tumingin sa mga kalaban at kung paano ka maka-interact sa kakampi mo. At least dito, mas nakikilala ka ng mga talagang supporters mo. At yung iba, talagang susuportahan ka pa kasi, ay, ganito pala siya, mabait pala siya, ganyan, madaldal pala siya kahit paano, akala ko tahimik lang, ganun ng mga nangyayari. Pero ito, next question natin, ano bang what's new? Ano bang sa tingin mong bago kay Gemma Galanza? Gemma, what's new? Anong bago? Anong naisip mo dun sa new? Anong pwede i-share sa amin na bago, Gemma? Come on, tell us. Oo, since ang tagal mo nang hindi nag-Kumu nung Feb pa pala. Oo. Ano ang bago? Ngayon kasi, syempre focus talaga ako ngayon sa season namin. Kasi siya talagang mabigat yung laban namin. Pero ngayon kasi talagang na-enjoy ko talaga yung life talaga. As in, ayoko nang isipin yung tao sa paligid ko. And focus ako ngayon maging happy, ayan, hindi maging stress. And ang saya lang na ganito yung feeling. Na walang
walang nakakapasok sa mundo ko. Mm-hmm. I mean, nakikita niyo ako, parang medyo alam niyo yung onting part sa life ko, pero yung pinaka deep ng life ko, parang saya lang na. Mm-hmm. Na sa'yo na yun. Lawi magsalita si Gemma, alam mong sincere siya sa sinasabi niya na happy ang life niya ngayon, no? Yung parang wala ganong nakakapagpa-stress sa kanya compared sa mga past few months, di ba? At dahil dyan, makakasama natin... Cheers! Oh. Sure! At least, ano siya, yun naman ang importante, happy. Uh-huh. Kasi yun naman ang goal natin lahat ngayon, lalo na't nasa pandemya pa rin tayo, ay maging happy tayo with or without someone, di ba? Sabi nga nila, kailangan lang ang first choice natin ay maging masaya. Saka, tama yun, hindi ka dapat magpapa-apekto sa mga tao sa paligid mo. Kasi may gawin ka o wala. May sasabihin at masabihin niya mga dimuong motherfucker na yan. So, mas maganda ay mapag-aralan mo talaga ang the art of dedmatology. Kailangan talaga ay madedma. Kasi magsasawa at mapapagod din yung mga yan. Hanggat sa... Yung mga taong ganyan kasi yun yung mga hindi masaya sa buhay. Kaya... Sabi dito, diba, new hair ka daw. New hair. Ay, oo, nagpa-color ako. Ako din eh. Ikaw, Bes, nagpabangs ka, no? Ito, nagpabangs lang, oh, diba? Tapos, kumuha ko ng salamin, tapos galit na galit ako kasi hindi na ilagay yung lens, yung anti-radiation clinic. Kaya ako na bad trip. Anyway, yun lang naman. Ano pa ba ang mga, dapat namin abangan sa'yo in the future? Hoy, Jem, mababalik ka ba sa Kumu? Surprise ba? Or sabihin ko? Hindi, sige na nga, sabihin ko na nga. So, Saturday, mag-stream. Ah, oh, diba? Yes. Oh, sino ka dyan? Sabi ko nga din sa kanya, Bes, na kahit ayaw niya ako i-guess, ipilit mo na. Oo. Lahat ng guess ni Char, siya na yung nag-i-insist talaga na i-guess nyo na ako kahit ayaw nyo. Nandun ako, i-up nyo na lang ako ano mangyari. Yan. Kapag sinabi nyo, bumunta na kang gantong oras, pupunta ako, ganyan. Kaya Gemma, kahit ayaw mo, aakit ako. Ano oras ako? Daw yung live mo sa Saturday para maipasa namin? Titignan ko pa kasi syempre may training pa. So, at may game ka ng Sunday. Na lang. Hindi ba? Yes. Oo, may game ako ng Sunday. Oh, yun lang. Oh, tara, alis na tayo, guys. Oh, ang galing ni Sean, di ba? Sinasakto niya ng 6 to 7 talaga o 6:59. Talagang tapos ang question ni Shailene. Alam mo, Gemma, sa lahat ng mga nagtatawag ng guest, si Shailene yung nagpapaalis sa mga guests at Amiya pag sumusobra sa oras. Papaalisin niyo. Yung guys, oras, nahihiya talaga ako, legit. Guys, hindi na natin papakantayin si Gemma. Ibigay na natin yung sa stream niya. Kwentuhan lang to, kayo nagdidesisyon na. Oo nga, guys! Baka so, nagpe-prep siya ng kanta para sa inyo sa Sabado. Oo, kaya kung gusto niyong makitang kumanta, edi manood kayo sa Saturday sa live niya. So, abangan niyo na lang kung anong oras. Oh, mag-shoutout na uli tayo dun sa mga... Uy, thank you sa lahat ng fans. Oy, si Ate Chinita nandito. Guys, bagsak na kayo ng mga virtual gifts. Come on, let's go! Let's go. Ikaw na lang, Kaf. Ikaw na lang dokumenta, Jorik. Unyeta kayo! Ikaw na lang daw. Feeling ko kaya niyong isara ng 500. Diyan, naniniwala ako sa inyo, guys. Oh, ako din. Naniniwala ako na kaya nila. Thank you po sa mga nagsishare. Jorik, naka-move on ka na daw ba? Oy! Hindi ako yun, uy! Hindi ako yun. Sabi dito, eh. Gago yung mga tao yan. Tignan mo, sabi sa'yo, masisira. Ikaw din, basa ka din ng basa, yun, no? Hindi mo na i-confirm sa amin, eh. Mali ko ba na ikaw talaga yung tinatanong? Hindi si Cap, kasi si si Kim Pajardo. Oo nga, mali ko bang ikaw talaga yung tinatanong? Hindi ito mga dimuong to, gagawa pa ng issue, idadamay nyo pa kami doon. Yaan nyo na sila magkagulo, hindi pa nga ayos, eh. Thank you. Oy, 300. Oh, yan na. Mag-400K na. Thank you so much. Thank you, Bungke, Bebe Kim. Gemma, may kasama ka daw ba sa Saturday mag-live or solo stream mo to? Solo stream. Solo. Oh, saka na yung guest. Medyo mo lang. Siyempre, kailangan, pag si Charlene nag-guest. Paghahandaan niya din daw yung tanong, Bes. Oo. Uy, magkaoma. Tapos magkantahan din kayo kasi pareso mo kayo singer. Sige, ka. Uy, Gemma, babalik na ako sa Kumu sa April. Baka naman magkantahan ulit tayo. Magpagwala na pag di ka busy. Best, what kahit ayaw mo, answer? Mag-guess din ako. Sure, take ka lang si Gemma muna. Walay ka. Sumasapaw, Bes. Sumasapaw. Uy! Ano ba yun?
Sis Bon, thank you so much for the Malacanang. Thank you so much. Alam mo, nagugulat kasi sila ngayon. Dahil 9 PM talaga ang live ko, di ba, Bes? Oo. Maaga sa kanila to. Kaya nakakatuwa na nakadaan pa din sila. Hindi kasi sila, Gemma, maaga kasi ang mga trainings at mga ano. So, kailangan matulog maaga. Hindi na kaya talaga ng anong oras ang mga live mo pag usually nagkukumo ka? Gantong oras, 6. Ah, talagang ganitong kaaga. Anong oras ba ang tulog mo, Gemma? Pag galo na pag season nyo? Mga 10? 9:30. Ah. Oy, grabe yung 9. Doon pala nag-umpisa yung oras. Ang disiplinado, bis. Ako, nagsisimula pa lang yung gabi ko ng 12. Oo, ako, ganun din yung akin. Tapos, kinakausap na ako nung mga man. Uy! Ate Erica, thank you for the Malacanang. Thank you so much. Thank you, Ate Erica and Lian. Thank you po. O, oh, ano yan? Sorry po, naputol ko po kayo. Hindi, kasi 6, hello, ano, 4:50, pang mga 4:50 nagising na ako. Kasi babiyahin. 4 ano? 4 o'clock? 4 a.m. Ay, matulog pa lang ako nun. Matulog, prepare pa lang ako matulog nun. Kakatapos ko pala mag-breakfast. Kakatapos ko pa lang manood ng mukbang, mga ganyan. Tapos patulog pa lang ako, ganun. Kaya minsan nag-stream ako, inaantok na ako. Ganun, mga 6, inaantok na ako. Pero kasi sobrang disiplinado, as in, di ko kaya ata yun, kaya nag-artista na lang ako eh. Di ko kaya matulog ng maaga. Salamat po sa mga nandito para na nanonood at, ano, kailan? Bakit? Ah, alas ka ba? Magta-travel ka? May training kami sa Brazil. Brazil, ito ang pinatanong nila, kailan daw? Brazil. April pa, so... Hindi pa naman nila ano yung date talaga. So, wala. Hanggang kailan na lang ba ang season nyo, Gemma? April 10 ata, max na yun. Ay, malapit na pala ang finals. Finals na yun? Yes po. Yun na yung last, April 10. Kapag sumagad, I mean, kung may mga game 3, ganyan. So, yeah. Kabog, sabi ni Maring Fau. Hello, guys! Sino daw kasama mo right now? Ay, charot. Kasi, sabi di, alam mo, napansin ko din kasi parang may kinakausap ka eh. Hindi, wala. May kausap ka. Si Gemma talaga. Baliw talaga ako, charot. May mga nakita yan si Gemma na hindi na nakikita. May multo kang kasama dyan. Uy, alam mo, ganyan din ako minsan dito sa condo. Pag nakalive ako, may biglang, yung rep, kinakausap ko bigla. Sara mo. Wala mo, ganun dapat. Oo, Bes. Nandiyan ako isang beses at may kasama ka nga talaga. Oh, hindi. Human pillow ko yun. Gumalaw lang. Ano mga sinasabi dito? Ay, ayoko magbasa sa comments. Wag na ako. Oo, ganun magbasa ng comments. Oy, again, guys. Thank you so much kasi ano si Gemma talaga ang isa sa mga most requested na i-guest ni Char. Oo, at napagbigyan naman. Oo, alam mo, ang daming nagsasabi. Thank you very much at sobrang na-appreciate ko. Kaya nga kahit hindi mo ko iniimbita, willing naman get, ako. Oo, sabi niya, pwede daw mag-guest ako sa kanya. Tapos, mag-guest na lang din daw siya sa akin. Ex-deal. Nagsabi na siya agad. Sinabi ko na agad kasi okay. Nakakahiya. Kasi walang kapalit, hihingi ako ng ano. Ako na kung anong gusto mong gawin ko sa live mo, gagawin ko naman talaga. Yun ang sinabi ko sa kanya sa DM. Ang galing niya eh. Oy, sige na, baka mamaya kailangan ng magpahinga ni Gemma. Gemma, yan, mag-message ko muna sa lahat ng mga na sumuport at nag-abang sa'yo dito. Ayan, so thank you so much po sa lahat ng nanood ngayong gabi po. Ayan, so supportahan niyo po ang Creamline Pool Smashers ngayong quarterfinals and syempre gagawin namin ang best namin hanggang makapunta kami sa goal namin. Ayan, and abangan niyo po yung stream ko sa Saturday. So, abangan niyo lang din po yung post ko kung anong oras. Abangan namin yan sigurado. Yes. Thank you very much, Gemma. Salamat! Bye-bye! Bye-bye po! Bye, thanks, Gemma! Bye! Thank you, sir.